Isang magandang araw na naman sa inyo, mga giliw kong kasimanwa. At welcome back po sa ating channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, tapusin niyo munang panoorin ang video ito. Pagkatapos, i-click ang subscribe button at i-hit ang bell icon para ma-notify po kayo kung may mga bagong video akong ilalabas. Ngayong araw, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-fill up ng Kaiser form online. Napakadali lang po mag-fill up nito. Kung napapanood nyo ito ngayon sa aking channel, i-click nyo lang ang link na nasa baba nitong video para mapunta po kayo doon sa link. Kung napapanood nyo naman ito sa Facebook, mag-open lang po kayo ng browser at pumunta po kayo sa www.pinoyfinancialhub.com. So ito po yung aking website. Tapos po, i-click nyo lang po itong picture ng our product para mapunta po kayo doon sa link. Napunta na po kayo dito. Kung hindi nyo pa alam kung ano ba ang Kaiser, mayroon po itong part 1 introduction. So ito yung video ng Kaiser IMG Office. Yung part 2 po nito yung IMG Kaiser na na-featured sa Rated K. Ang part 3 po ay about doon sa Kaiser product. So kung hindi nyo pa napapanood ang video, panoorin nyo ito. At ang part 4 ay about po sa mga frequently asked questions about Kaiser. Kung hindi nyo pa rin napapanood ang video nito, mas maiging panoorin nyo muna ito. At panglima, ayan, nandito na. Kasi nga gusto nyo nang mag-start sa Kaiser. So, ito yon kung paano mag-start. I-click nyo lang itong Kaiser online form. Pero kung hindi po kayo kampante na kayo mismo yung mag-fill up, pwede nyo naman i-click itong link para mapunta kayo sa aking FB Messenger para matulungan po kayo. Pero kung gusto nyo naman na kayo lang ang mag-fill up online, click nyo lang po itong Kaiser online form. Automatic may mag-o-open na another window. So ito po yon. Siguraduhin nyo lang na nakasulat sa agent name ay ang aking pangalan, Dava Litijan, at ang aking agent code, 119418ME. Bakit po? Kasi halimbawa po magka-problema po ang inyong plan o hindi na-update sa inyong system, pag hindi po ako yung agent ninyo, hindi ko po kayo matutulungan, hindi ko po ma-access ang inyong account. Pero kung ibang tao po, kung nag-introduce sa inyo ng Kaiser, humingi po kayo ng link sa kanya para yung agent name niya ang makikita dito. Pag ibang tao ang nakausap niyo about Kaiser, huwag na po kayong dito. Pumunta po kayo sa kanya, i-approach niyo po na kailangan niyo ng link ng online Kaiser form. Halimbawa, gusto niyo na talagang mag-start, so fill up niyo lang first name. Halimbawa ako, fill up lang natin. Ang middle name niyo, kailangan buo yan. Okay? Ang birth date, so ganito lang yan. Click niyo lang dyan ang calendar. So, pag fill up natin ang birth date, siguraduhin tama yung inyong birth day. So, click nyo muna yung taon ng inyong birth date. Hanapin nyo. Ako, 1986. Then, click ko itong month. Anong month ba? October. Then, birthday ko, 9. So, October 9, 1986. Then, ang ilalagay nyo lang po na email address dito ay valid po. Bakit po kailangan ng valid email address? Kasi doon po magsisend ang Kaiser ng update sa inyong plan. Kung pumasok na po ba ang pera na inyong binayad o hindi pa. At saka itong form na ito, doon din po isisend ng Kaiser sa inyong email address. Kaya kailangan na active ang inyong email address. So pag nakompleto nyo na itong client information form, click nyo lang create code. So, pag nakapasok kayo dito, dito nyo makikita yung inyong plan type, contract price, payment period, contract period, which is 20 years nga, ang inyong edad, at saka yung ibang limit. So, pwede nyo po yung ma-change ang inyong plan name. Depende po yan sa edad ninyo. So, alimbawa ako, ang edad ko ay 32, so pwede pa akong kumuha ng minimum na plan K45. So, depende po yan. Sa edad ninyo, mag-appear dito kung magkano ang kailangan yung minimum. So, halimbawa, ang kinuha ko ay itong plan K60, kung saan usually ito yung kinukuha ng mga client ko. So, plan name, K60, payment, cash naman yung ibabayad natin. Again, siguraduhin nyo nandiyan ang name, then compute the code, okay? So, makikita nyo umiba na dito, diba? Kasi, yung default ng Kaiser ay ang plan K100. Pag pinalitan nyo yon, ito yung makikita nyo, K60.
So, may maraming choices dyan. May K45, K50, K60, hanggang K525. Pagkatapos, scroll down nyo lang, dyan yung makikita yung inyong mga benefits na makukuha. Itong maturity date, long-term care benefit at maturity age, ito yung pwede ninyong makuha pag nag-mature na ang inyong plan. So, ito po yon. Pag gusto nyo namang ipaabot yung inyong plan hanggang age 60, ito po ang inyong makukuha. So, iba-iba po yan depende sa inyong age. So, nandito yung terms of payment. Pag spot cash po, nasa 225 ang spot cash. So, makakamura po kayo. Ang contract price is 247 lamang, pero pag spot cash po ninyo ay nagiging 225 lang po, 225,000 pesos. So, may discount na po yon. Same as sa annual, pag mag-annual po kayo, mayroon din itong discount na, pero pag monthly at semi-annual, wala po yung discount. So, ito yung mga terms of payment na pwede ninyong piliin. So, pag nakadecide na po kayo kung anong terms of payment ninyo, halimbawa monthly, so ipagpalagay natin halimbawa na ito yung gusto ko. So, kiklik ko yan, automatic po yan, magsisend ng form ang Kaiser sa inyo. Check nyo lang ang email nyo at nandun, i-complete nyo lang po yung form. Reminders po, wala pong hinihinging agent fee ang mga agent or brokers ng IMG or Kaiser. Pangalawa, hindi rin po kami humahawak ng pera. Kayo po mismo ang hahawak ng inyong pera, kayo po ang mababayan, depende po if remittance, bank deposit, debit, at iba pa po. So make sure lang po, pag fill up itong code na ito, yung Kaiser code po, yung agent name, nandito. Para alam nyo po kung sino po ang i-contact ninyo, once may mga problema, or kung may mga changes kayo sa inyong plan. Sa checklist po, pag hindi naman po kayo na-confine ng 3 to 6 months o kaya naman ay wala kayong malalang sakit gaya ng mga cancer o walang tanning ang buhay niyo. So yun lang mga kasibanwa at maraming salamat sa inyong panonood.